Magandang araw, ako si Rian Bantegi at welcome dito sa Pampanga State Agricultural University na matatagpuan sa paanan ng bundok Arayat dito sa Magalang Pampanga. Layunin nito na itaguyod ang industriya ng sampalok sa bansa at ipakilala ang sampalok bilang isang kapaki-pakinabang na pananim. Ito ay pinangungunahan ni Dr. Virgilio D.M. Gonzalez at binubuo ng tatlong proyekto. Kung sakaling gamitin natin ang sampalok bilang pangunahing reforestation species or secondary reforestation species sa mga nakakalbong bundok, we'll be hitting 3 targets in one bullet. Una, na mapapangalagaan natin ang ating kalikasan, no? Dahil pwedeng ang sampalok ko ay matibay sa mga mahinang lupa. Pangalawa, ang mga plantasyon ng sampalok na pwede nating i-establish sa mga nakakalbong bundok ay pakikinabangan bilang dagdag na kita ng mga komunidad na malapit ito sa mga kabundukan. Pangatlo, dagdag na kita, no? Dagdag na kita sa ating galing sa usbong, ito yung talbos na to, at saka dun sa mga bunga. Kami po sa Pampanga State Agricultural University ay nagpapasalamat sa Department of Science and Technology, sa PICARD, na aming mga partners dito sa NICER Tamarind program. Sa pamamagitan po ng mga dalawang ahensya niya na katulong po namin sa PSAU, mapapalaganap ang kalidad ng mga tanim ng sampalok sa buong Central Luzon. Ang Project 1 ay nakatuon sa genomic characterization ng matamis at maasin na sampalok. Mayroong mga pagsusuri na ginagawa upang makita ang katangian ng sampalok sa molecular level at pagsusuri upang makita ang mga katangian ng mga dahon, bulaklak at bunga nito. Kasama na rin ang pagpaparami ng prototype ng sampalok sa pamamagitan ng marketing. At alam nyo ba na may iba-ibang klaseng bunga? May mga bunga na flat or round, straight or curved, and no nipple and nipple. Samantala, ang Project 2 ay nakatutok sa pagbuo ng estratehiya sa produksyon na nakabase sa agham at teknolohiya upang mapataas ang ani sa sampalok. Dito sa proyektong ito, nice nilang madiskubre ang pinakamainam na dwarfing interstock, ang tamang pagpapataba, magang pagpapabulaklak at pagbaba ng mga insidente ng site at pestes. Base sa kanilang pag-aaral, nakakatulong ang paggamit ng interstocks katulad ng Kabanato 1-1, Kabanato 1-2, Intafalam at Nueva Ecija para magkaroon ng dwarfing effect. Makita din na ang girdling at pruning ay nakatulong upang mas maparami ang bunga ng sampalok. Sa pagkontrol naman ng mga sakit, napag-alaman na nakakatulong ang Trichoderma hirudinum laban sa powdery mildew at ang plant growth promoter at oriental herb nutrients sa mga sakit katulad ng fusarium leaf spot. Sa kabilang banda, ang layunin ng Project 3 ay suriin ang value chain at bentahan ng sampalok sa pamilihan sa gitnang Luzon upang magkaroon ng karagdagang kaalaman na magagamit sa pagpapalago ng industriya. Sa paikipag-ugnayan sa mga sangay ng pamahalaan, kanilang kinapanayam ang mga kabilang sa industriyang ito na imapa ng grupo ang value chain at ang mga kabahagi sa supply chain. Ayon sa pag-aaral, mas mataas ang presyo ng matamis sa sampalok na umaabot ng 130 hanggang 200 pesos per kilo kumpara sa maasin na umaabot ng 10 hanggang 25 pesos per kilo. Ang usbong ng maasin na sampalok ay napagkakitaan din sa Nueva Ecija at Bulacan kung saan ay pagbibili ito sa halagang 100 hanggang 200 pesos per kilo. Ay malaking itutulong niyan dahil una-una nakita naman natin sa inyong pag-aaral din, yung in-introduce nyo sa amin ngayon, nakita namin yung nagiging bunga talaga. Malayong malayo dun sa practice namin. So malaking malaking tulong yan. Hanggang sa muli, ako si Rian Bantegi at maraming maraming salamat mula sa Pampanga State Agricultural University.